Kasama natin ngayon ang Jamill. Hi! Ilang taon na ba kayong dalawa? 22. So, tanda na po siya na ilang buwan. Tapos, ilang years na kayo na magkasama sa bahay? One year na LDR. Apo. Kasi? Taga-Rizal po ako. Taga-Rizal, binangonan. Tapos, ikaw na. Text-text lang po. Saan mo kayo nagkakilala? Sa Facebook. Crush-crush ko siya, tapos chinat ko siya, tapos yun, sinisinzone lang ako nung una-una. Eh, hindi ko pa po siya kilala. Tapos nung tumagal-tagal, nagkakwentuhan pa rin kaibigan, tapos nagkasama po sa trabaho. Nagpicture po kami, tapos ang daming nagsasabi na ang cute daw namin tignan. Kahit hindi naman. November 2016 tayo nagkakilala, tapos niligawan ko po siya hanggang January 30, 2017. Paano mo siya niligawan? Paano manligaw? Ganito! Paano siya manligaw? Drunk call! Nag-drunk call siya. Nag-drunk call? Hindi po kasi ganito. Kasi ganito. O paano siya manligaw? Paano manligaw si Jason? Nung unang text niya sa akin, sabi niya po, "Hi Katrina." Sabi ko, "Huh? Ba't Katrina?" Ayun. Hindi po kasi nagkamali. Kasi Camille Trinidad. Eh, college po kasi civil engineering po kasi ako nun. Eh, marami pong kinakasikaso. Kinext ko siya. Naghalo yung Camille Trinidad, naging Katrina. Sabi ko, lumulus ako. Kasi reply ka? Yung unang text pa lang. Malina. Malina. Mabaero ka talaga. Tapos ano, nung January 30 na ng gabi po, ano, naglasing-lasing. Lasing talaga. Ay, nilasing ka talaga, pero nagda-drama-drama. Umiyak sa'yo. Ba't di mo ba ako sinasagot? Oo, sabi ko, ba't naliligo ko pa? Oo, sabi ko, ba't di ka kasi nagtatanong? Oo nga. Tayo na ba? Sige. Okay na. Yun na yun, January 30. Yes, 4 years ago, dun kayo naging kayo. Pero nung time na yun, LDR kayo sabi niya, di ba? Apo. Saan kayo una nag-date? Midpoint po, sa Maynila. Manila, sa Cubao. Kasi Rizal, Bezia, kitna. Sobrang yung kitna. Pag mas pabor sa'yo ha. Mas pabor nga. Kasi nagbayad siya ng tolging. Mas masarap yung biyahe sa inyo kasi bus. Ako po, ano, hiwa-hiwa na may tricycle, may jeep pa. So nakita kayo sa Cubao, kumain kayo, unang kumain kayo sa labas. Apo. So ano yung impression nyo sa isa't isa nung una nagkasama kayo? Ay! Hindi, nung unang kita. Hindi, pero guwapo siya talaga yun. Uy! Paniliwala na ako, si Ma'am Toni na nagsabi. Hindi, di ba? Nung unang meet po namin, may mga kasama po kaming ibang mga influencer. Tapos, siya, nahiya siya. Ako din po nahiya. Talagang hindi pa kami nag-uusap, pero sa text, sobrang kulit namin. Eh, kasi po may mga lalaking ano, parang umiispat sa kanya. Hindi sabi ko sa kanya. Maganda rin kasi kami. Kumando nga rin. Hindi nga. So, pinakandong mo. Kumandong ka naman. Ang daming kasi lalaking ano, nag-ispat sa kanya. No choice po. Walang upuan. Sabi nito. Babakura ko na. Imbis na ibigay ko po yung upuan ko sa kanya, upuan nila. Upo naman. Bumigay. Madaling kausap. Madaling kausap. Kasi, di ba, crush mo na siya. Tapos ikaw, naging crush mo na siya kagad. Nakita mo siya sa personal. Kasi may sense of humor po siya. So, sa mga nanonood na may crush, huwag kayong susuko. May chance. So, yun ang charm niya sa'yo. Sense of humor. Napapatawa ka niya. Yung last year, siguro masasabi natin na malaking test din ang relationship yun, di ba? Yung pandemic. Opo. Kasi wala kang choice kundi pakisamaan kung sino yung kasama mo sa bahay. Madalas ba yung away last year? Hindi, totoo po. Mas nakaka-apekto po sa mental health. Tapos yung... May nag-anxiety ba sa inyong dalawa? Hindi po namin alam yung ibig sabihin. Hindi po namin alam kung napagdaanan po namin o hindi. Kalungkutan. Malungkot lang talaga. Yung parang hindi na namin po alam yung gagawin, paano mag-banding. Parang paulit-ulit po araw-araw. Ganun siya. Nag-copy ko nang kayo? Madalas ko. Yung wala, madalas tayo kakasara. Asara na ano lang, pero hindi yung parang pikun na ano. So, ilan ang kasama niyo sa bahay? Ano po? Ilang? 8? Wala tayong magbabarikada, tapos may yung dalawa po sa bahay namin yung nagluluto. Ganun. Kasi lilinis po ng bahay. So, yung mga kasama niyo sa bahay, barkada niyo? Eh di, ang saya sa bahay niyo. Para lang kayo nagka-camping araw-araw. Kaya para kayo nasa camping na puro bagets. Ah, walang mami, walang daddy, walang ano.
Anong reaction ng parents niyo nung sinabi niyo magsasama na kayo sa bahay? Okay naman po kasi may tiwala naman po sila. Mm-hmm. Yung kay Kamin? May tiwala din. Tumira po muna sa kanila ng mga ilang taon. Kasama po yung parents niya. Pumayag sila. Okay. Tapos nagpagawa po kami ng bahay. Ganun. Minsan ba naisip niyo parang ang bilis na nangyari sa relationship niyo? Yung parang sumobrang fast forward. Opo, yun nga po eh. Parang... Shocking! Hindi, pero di ba parang minsan naiisip nyo ba ang galing ng pagsasama nyo? Parang swerte kayo sa isa't isa. Pero bago po mangyari to, may ano po kami usap eh. Sabi namin, wag ka po kami sa upuan, tas may bintana. Sabi ko, dadating panahon, ano, gusto ko magkakabahay tayo sa sasakyan. Kung sakaling pagpalaan man tayo ng Diyos agad, yun yung uunahin natin kaysa yung gagala tayo kung saan, bibili na kung ano-ano. Magtipid tayo agad para makaipon agad tayo ng bahay and sasakyan. Yun po yung ginawa namin. So, paano yung titulo ng bahay? Kanino nakapangalan? Oh, sa dalawang pangalan. Tsaka dalawang pangalan. Ganun yun. Oh. So, yung titulo ng bahay, sa inyong dalawa talaga nakapangalan. Oh, pero sa sitwasyon nyo, sa stage ng relationship nyo, naiisip nyo pa ba na maghihiwalay kayo? Kasi kakaaway naman na. Kakaaway nyo. Alam nyo po na pinag-away namin? Ayaw naman. High School Musical. Nakita nyo yung si... Zac Efron? Nagpipiknik date, oh. Dapat ganyan. May pinagawain na ba kayong third party? Wala. Eh kasi may mga prank ka sa kanya, di ba? Yung pinagsiselos mo siya, na-crush mo. Sabi ko agad. Silosa ba si kami? Gusto mong ikaw magsabi? Hindi po. Minsan kasi nakakaselos din talaga. Pag nakakababa po kasi ng confident. Pag kunwari, ano, may pinalo kang girl. Malandi ba si Jace? Oo, oh, grabe! Hindi, yung ano, ma-flirt. Di ba may ganung lalaki? Yung ma-flirt sa babae. Yung hindi, sa akin po malandi. Sa iyo lang siya malandi. At least sa iyo lang naglalandi. Pero sa ibang babae, hindi naman siya yung ma-text, ma-biro. Wala naman palang ganun. Si ba 23 na kayo? Minsan ba naiisip nyo na ito na yung right age para mag-step sa next level ng relationship, na magpakasal, o feeling nyo hindi pa? Kasi para sa akin naman po, anytime naman na po pwede, pero gusto ko po talaga paghandaan pa. Ano pinaghahandaan mo? Pag wala na pong... Hindi po, para wala na pong COVID, ganun. Para okay na po yung mass gathering. So masasabi nyo sa 4 years, kilalang-kilala nyo na ang isa't isa, di ba? Okay. So anong bagay na pipikon si Camille? Kapag kami nasabi po hindi maganda, kapag kami nakita po siya sa social media na may nilike ka pa gano'n. Oh, tinga mo. Ano ba kasi nilalike niya? Picture ng babae? Mga ano po, mga American girls. Okay. Si Jay naman, saan siya napipikon? Minsan, nagdi-decision ako ng bigla-bigla pagka galit, gano'n. Anong paboritong ulam ni Camille? Kare-kare at siliga. Si Jay, anong paborito niyo? Parehas po kami. Talaga? Kapag ano, kumunta po kami sa restaurant, alam na. Anong favorite movie ni Camille? High School Musical. Oh, hindi ah! Si Jay, anong favorite movie niya? Ano? Avengers? Joke lang. Four Sisters daw. Hindi nga, yung talaga favorite mo? Avengers. Oh, hindi ah! Sabi mo, gusto mo. Avengers. Avengers daw. Avengers. Para lalaking-lalaki naman. Oh, ito naman. Ano ang pinaka-ayaw ni Camille? Ayaw ni Camille yung nagpa-follow ba ako na kung sino-sino. Ayaw niya yung hindi ako nagre-reply agad sa text niya. Oh, ayaw niya yung hindi ako nagpapaalam pag aalis ako sa bahay. Ayaw niya yung kapag ka nagsasorry na siya, hindi ko pa tinatanggap. Ah, bakit? Mataas pa pride mo? Oo. Bakit? Dito ko nasasabihin. Ah, talaga? Pag nag-sorry ka, ayaw pa rin niya? Bakit naman? Ano? Pagka... Gusto mong turuan ng leksyon? Ganun? Hindi mo ba? Grabe nga. Pagka para sa akin, hindi naman dapat pag-aawayan niyo isang bagay. Bawa, kagaya po yung sa High School Musical, yung picnic-picnic na yan. Para saan maliit na bagay, tapos di niya ako kakausapin ng ilang oras. Ay, ano ba? 3 minutes lang? Hindi, 3 minutes. Tapos kapag magsasorry na siya, ibabalik ko sa'yo yung haba ng oras na hindi mo ako pinansin. Back to you. Yeah. Pero sige, anong pinakagusto nyo sa isa't isa? Ikaw kami. Anong pinakagusto mo naman, KJ? Ako ba yung sobrang fit niya. Tapos pagka di niya ginawa, hinahanap ko ganun. Ikaw, pinakagusto mo ay kami. Tawa siya ng tawa sa mga pinagsasasabi ko. Kumbaga, lahat ng jokes, benta kay Camille. Ako, benta ko sa iya. Kasi mahal ko siya. Oh. Hello! Minsan ba nape-pressure kayo? Kasi 12 million subscribers na kayo.
Naiisip niyo ba yun? May pressure ba? Hindi naman po pressure. Parang pero iniisip po namin na sana pantay-pantay na lahat. Ano yung pinaka-challenging dun sa buhay niyo ngayon? Saan kayo pinaka-nahihirapan? Ikaw, babe. As a couple, na i-handle. Yung privacy mo as tao, wala na yun. Wala na pong privacy. Oh, pero kasama kasi yun sa territory. Kasi kumbaga parang open book kayo. Tapos considered na kayo na public figures. Paano niyo hinahandle yung mga bashers? Kapag kami bashers, tsaka may natutuwa, hayaan lang. Kasi yung pagiging public figure is parang painting daw po. May nakaka-appreciate at merong hindi maintindihan yung kung anong na kahit maganda, may magsasabing pangit, kulang sa detail, kulang sa ganito, ganyan. Depende sa mata ng nanonood. Opo. Tsaka sa pag-iisip ng nanonood. Opo. Pero may time ba kami na naapektuhan ka? Opo, nung first mga una-una po kami nag-video, hindi po ako makatulog. Bakit? Kasi sobrang sakit ng sinasabi. Hindi pa kami sanay. Ano yung pinakamasakit na hindi nyo malilimutan na sabi sa inyo? Mamatay na kami. Oo. Mga ganun, mamatay na kayo. Talaga? Mm. Bakit? Parang nakakagulat na parang nagpapasaya ka lang, pero ganun yun sasabihin nila. Tsaka alam naman po namin wala po kaming tinatapakang tao. Tapos biglang mamatay ka na. Masakit. It really hurts. It really hurts. Naalala ko nun, parang there was a time na sinabihan kayo, hindi kayo magandang example. Di ba nakuha niyo yun? Hindi kayo magandang ehemplo. Para sa amin, kasi di ba bata pa kasi tayo nun. So kung ano lang gusto namin i-video, binibidyo talaga namin. Pero habang ngayon, tumatagal, nare-realize din po namin. Pagka may naisip po kami content na, babe, gawin natin ito. Sabi ni Camille. Babe, parang hindi maganda gawin niya. Oo, ngayon. Alam niyo na may responsibility kayo sa nanonood sa inyo. Hanggang natututo ka na lang. Hanggang sa nasanay na po kami na, alam na po namin kung ano yung dapat i-video sa hindi dapat i-video. May time ba sinare niyo na yung away niyo? Pero sa amin po, ang nangyayari lang po sa amin, nagbablog po kami tapos magka-away kami. Parang na-feel po doon na talagang wala kami sa mood. Oo. Hanggang sa nag-walkout na lang si Camille. Hanggang sa... Ah, na-vlog niya yun? Oo, na-vlog po namin dyan. Na wala kayong gana sa... Parang magka-away kayo, hindi kayo okay nung araw na yun. Galing, no? Hindi, parang kailangan natin mag-vlog, pero hindi natin alam paano tayo mag-vlog. Kasi nga, may... Magka-away kayo. Opo. Parang, wag na lang ituloy yung vlog. Doon po namin na tutunan na kapag pag magka-away kayo, mag-muna. Ang galing nga minsan ng mga... Yung mga nanonood po sa akin, mamandirigma. Alam nila. Kapag nag-e-story po kami, mga 2 days kami nag-e-story, hindi kami magkasama. Yung magre-reply, magka-away kayo. Bakit hindi mo siya kasama sa e-story mo? Concern na sila, no? Ang galing. Sobrang talino nila as in. Kasi may pressure lang, ba? Meron kahit pa kapag ba, wala labas po kami sa... Ito, share ko lang po sa inyo. Nag-mall po kami, layo po ng binyahe na para mamili po ng damit. Di pa po kasi nagsisinkin sa amin na ano po kami, gano'n marami pong ano. Pumasok po kami sa isang store. Pag lingon po namin, punong-puno na yung ano. Ay, oo. Sa Manila yan? Hindi po. Sa ano? Sa Pampanga. Pampanga, okay. Tapos, in-escort po kami ng guard. Dinaan po kami para sa secret pass. Feeling celebrity. Dito pala dumadaan yung mga artist. Backstage. Yes. May sariling parking. May sariling may parking area sa likod. Parang natuwa kami kasi na-appreciate nila kami. At the same time, di kami natuwa kasi di natin nagawa yung gagawin. Yung goal namin, yung bibilin po namin. Parang yun yung advantage at saka disadvantage. Ang advantage nun, marami nagmamahal sa inyo. Ang disadvantage, may mga bagay na kayo na hindi nyo na pwedeng gawin na ginagawa ng normal na tao. Pero do you think it's worth it? Of course. Uh-oh. Anong year kayo nag-start mag-YouTube? 2018 po. Bakit sa tingin ninyo dumami ng ganyan yung subscribers niyo? Kasi po, ano po eh, tawag dito? Kung ano po kami, yun po pinapakita namin sana eh. Binabukasan na namin ng konting kalokohan kasi... Di ba kanina pinag-usapan natin na parang naka-fast forward yung buhay nyo, di ba? From simula nagkakilala kayo, nag-open kayo ng YouTube account, nagkabahay kayo, tapos 11 million subscribers naka-follow na sa inyo. Paano kung one day bigla kayo magkaano? Sobrang saya ni Camille. Gusto naman ni Camille. Masaya din ako pero mas masaya ka. So ngayon parang hindi, minsan po kasi nag-uusap kami, kunwari pag paano pagka biglang dumating? Oo, paano kung biglang may unexpected blessing? Kasi di ba naka-fast forward na? Masaya po kami. Ready kayo? Ready po. Pero sobrang saya ko lang talaga. Pero meron po kaming
goal na nakaset na pag 26 tayo, tsaka tayo mag-ano. Magkaka-baby. So in 3 years yun, magkakaroon ng baby, Jamill. Ilang kids ang gusto niyo? Siguro pa dalawa. Ah, so ready na kayo if anytime kung sakari mabiyayaan kayo ng baby. Opo. Ready na rin kayo. Pero ang gusto niyo talaga pagdating niyo ng 26. Oh. Pero para kasal po kasi talaga yung gusto po namin. Ano? Mauna muna yung kasal talaga. Pero ikaw, Jay, paano mo nasabi na si Camille na yung the one? Paano? Ang alam ko lang po talaga, mahal ko po siya. Talaga? Laks! Mga babae talaga, nag-i-expect na napakadaming dahilan, explanation, bakit mo ako mahal, maganda ba? Simple lang kasi kami sumagot ng mga lalaki. Basta mahal namin kayo, yun na yun. Pero totoo yun, pag ang lalaki, kahit si Mikey na tinanong ko siya, bakit si Alex? Eh, siya talaga eh. Pero si Alex ang dami. Kasi nung umiiyak! Nung walang-wala ako! Ang daming palabra de honor ni Alex eh. Pero ikaw, kailan mo nasabi sa sarili mo na siya na yung the one? Paano ba? O, tiga mo, nag-aantay ka na madaming sagot sa akin. Ikaw, kasi ano, na, parang hindi ko rin siya ma-explain, pero pagka malayo siya sa akin, di ako mapakali. Ganun. Pagka malungkot siya, nasasaktan ako, ganun. Tapos pagka di siya nag-o-open, parang mas ako yung nagdadala ng bigat. Kaya parang ayoko lang talaga ng may problema siya, tapos hindi ko, parang hindi ko siya kayang makita na down na down. Parang andun yung point ng pagmamahal ko sa kanya, ganun. Parang mas inuuna niya yung kung ano yung nararamdaman mo bago sa nararamdaman niya. Kaya nasabi niya, ikaw na talaga ang dawa. I'm sure matutuwa yung mga mandirigma na malaman niya. Bakit naiiyak si Camille? Bakit? Bakit? Iyakin po ako. Bakit naiiyak si Camille? Or na-overwhelm ka? Sa blessing mo. Parang sobrang yung bless mo. Pag nilulook back mo yung journey niyo ngayon, akalain niyo bang makakarating kayo sa ganito? Opo. From the scratch po talaga. From scratch. At saka nakakatuwa kasi sa dami ng pinagdaanan niyo, kayo pa rin. Diba? Ano po, parang pag may problem, ano, parang iniisip ko na lang na pagsubok lang siya ganun, tapos huwag kang bibitaw. Kasi pag ano, kunyari, pag iniwan mo yung tao or parang pinabayaan mo siya, ibig sabihin, hindi mo talaga siya mahal. Parang yun lang yung masasabi sa relationship namin kasi parang sobrang dami namin napagdaanan tapos pagka, kunyari, nagkaroon lang ng problem, iiwan mo ba? Parang sa mga nakikita ko sa relasyon, akala ng iba, lahat sweet lang. Hindi biro relasyon. Oo, diba? Ups and downs talaga. May araw na parang hindi mo na siya mahal. Diba? Pero ano, yung sasabihin mo lang siya na hindi na kita mahal. Pero sa deep inside, di mo pala. Alam, mahal mo naman talaga. Mahal mo talaga. Break na tayo. Ayan, diba? May mga ganyan. Sorry, di talaga totoo yun. Sinabi naman ni Camille yun, break na tayo! Sa text, break na tayo. Gusto mo na maghiwalay? Huwalay na tayo. Hindi, babae naman lagi yung ganyan. Yung nga po eh. Nangahamon ng, ayoko na, tapos na to. Pero hindi totoo. Ayoko na, pagod na ako. Hindi, babae naman lagi yung ganyan. Kasi parang naghihintay tayo sa yung ganyan. Pero pag sinabi ng lalaki na, okay, di tapos na. Itay! Mag-inuro lang ako, tinapos talaga. Okay, sige. Pero never naman siya nag-reply ng gano'n. Lagi kanya sinasabi ko po sa kanya lagi, umuwi ka muna, mag-usap tayo, huwag sa tips. Oo. Kapag magkasama na po kami, totoo ba? Oo, yun. Siguro yun ang secret talaga yun. Na hindi nag-give up. Pag may nag-give up na isa sa inyo, doon natatapos ang relationship. Kaya talagang relationship, two-way street. Hindi pwedeng isa lang ng isa yung nagbibigay. Ano ang gusto nyong malaman nila mula sa inyo? Para sa akin, ang gusto kong malaman sa mga nanonood sa amin is i-enjoy nyo yung oras. Kasi lahat ng bagay, kaya nyong kunin. Yung oras yung hindi nyo mababalik. Spend nyo na maayos yung oras na meron kayo. And i-enjoy nyo lang yung buhay. Yun lang yung gusto kong malaman nyo sa na pinapakita namin ni Maring Camille. Ang sarap kausap ng Jamill. Masaya lang, magaan, pero malalim. Ang ganda ng sinabi ni Camille na sa dami ng kanilang pinagdaanan, ang totoong nagmamahal, hindi nang iiwan.